last time na nag-contact kasi si Suzuki Motorcycle Philippines na Econoran kasama si Boy Baldo doon. And si Boy Baldo umabot ng 73 km/l, wall-wall mode and tipid mode, pero may mga umabot talaga ng lagpas 90 km/l. So my dear friends, this is perhaps the most affordable 1 to 5cc scooter na mabibili mo. This is the 2024 Suzuki Bergman Street EX. And babanggitin natin lahat ng gusto ninyong marinig bago kayo bumili ng motosiklo na to. And of course, the price of things as well, my dear friends. But before anything else, my dear friends, you know how it goes. Let's give it a proper view. Say, siya yung nagsitay sa KRV last time, about naman po, and dito naman tayo, seat height reference niya. She's 5'2", and upuan niya tong Bergman Street EX na 780mm. By the way, si Ma'am Say, ano yan, tayo yan si Ma'am Say. Sawadee ka! Kaya may tayo, Ma'am Say? Hindi, no? Ganyan talaga, no? As is talaga siya. Kung sanay ka sa bigat, 5'2 pwedeng-pwede. Pero kung hindi, sa tingin ko, kailangan mo talagang mag-heels niya. Shoutout kay Ma'am Ella, she's 5'3". And seat height reference, ayan, naka-smile si Ma'am Ella. Very hospitable yung mga nasa Ruby Grand showroom eh. Ayan talaga, naitayo niya. So, ayan, massive shoutout kay Ma'am Ella, 5'3", pwedeng-pwede. Actually, si Ma'am Langga, kayang-kaya niya to eh. And si Ma'am Mutubil, kayang-kaya niya to. And they're the same height, I think so. Ang wet weight, 112 kilograms, not that bad. 5.4 liters gas tank capacity po yan, my dear friends. So sa 5.5 liters na gas tank niya, pwedeng-pwede kang mag at least almost 500 kilometers, kasi nga kaya niyang umabot ng 93 km/l. So nabanggit ko yun kay Suzuki Motorcycle Philippines, kung tataasan mo pa ng lagpas 100 kilometers yung biyahe mo, sa tingin ko pwede pa nung umabot ng 120 or more. So every millimeters count, my dear friends. Lamang din to sa ibang mga kakompetensya niya kasi meron siyang 160mm ground clearance. And kung titignan niyo po yung kanyang ilalim, well protected talaga. So, performance tayo, my dear friends. Kung naghahanap ka ng mabilis, you can always have the Raider. Pero, if you're looking for a proper scooter, my dear friends, a GT scooter, ito na ata yun. 1 to 5cc tayo dyan, single overhead cam, naka-air-cooled po tayo. It has 8.4 horses at 6,500 RPM, 10 Nm of torque at 5,000 RPM. Kayang umabot ng 80 plus na napaka-comfortable pa. Para sa akin, for a 1 to 5cc, okay na yon. So when it comes to the lighting, ganito yung makukuha natin. Naka-headlight siya directly kahit na hindi mo pa andarin. Turn signals, non-LED siya, harap at sa kalikuran. Ganito naman po tayo kapag naka-high beam. Ang kanyang rear, ganito yung makukuha natin. Ganda naman yung tsura. Decente, decente. Susi tayo dyan, my dear friends, with some shot button. And pagdating sa ating display, ganito yung makukuha natin. If you press this one, trip A, trip B, and ang kanyang odometer. And if you press this one, average kilometer per liter, and average kilometer per liter na B, voltahe niya. So, okay siya. May kilometer per liter. Ma-identify mo talaga. Also, some lightings here, fuel gauge, speedometer, RPM, orasan. Nicely done, my dear friends. And ang kanyang lighting sa lamay labas, ito lang po yung makukuha natin. So, ayan. Ang controls niya, by the way, is like this. Wala siyang pass switch, but it's totally fine. And also, controls on this part, maganda po. Busina, malakas naman. Meron siyang idle on and off switch. So, sa tingin ko, mas makakatipid talaga to pagdating sa gasolina. Also, on this part, this is what we are getting. Ayan po, meron tayong USB port. Ayan, makikita natin yan. And also, maluwang naman po ang space niya. Pwedeng lagyan ng mga phones. And also, ang glove box, pwedeng lagyan ng towel. Hook on this part. And a hook on this part as well. Pwede pamalengke, flatboard. And also, pang touring na step on, kumbaga. Ang ganda ng itsura niya. Pulido para sa akin. Mukha siyang big bike. And when it comes to the paint job, my dear friends, executive na executive talaga yung tirada.
I'm not quite sure of this one, the chrome part. Kasi nga, minsan naluluma din siya. Pero kapag bago pa talaga, ang ganda. Pwede mo naman sigurong lagyan ng tint pagka yung tipong maluluma na siyang tignan. Sa pag-iingat din kasi yan, my dear friends. Pero the paint job, my dear friends, ang ganda. Less branding ang makikita mo. That's why I like this bike kasi yung tipong paint job niya pa lang, panalo na. And some color variations on the body. Meron tayong black, gray, at saka copper color. Ayan, ganda ng itsura niya. At saka ang pinaka selling point para sa akin is yung kanyang upuan. Tignan niyo yung kapal ng upuan ni Bergman. Ayan. Isang dangkal at least. And also makapal and malapad siya. Color variation din siya and stitching. Nicely done. Malaki po ang kanyang space. Yun yung magugustuhan mo sa kanya. This is actually assembled in the Philippines. This will be reliable. As reliable as this grab bar, my dear friends. Ano, mukhang bigatin talaga. Also, I'm liking this part right here na may tatago mo. Actually, may mga rider ako nakikita. Dito nila nilalagay yung paa nila. Yung tipong gusto nila magkamote. Still, astig yung pagkakagawa. And also, Tambucho, decently done naman po. Sa mga hindi pa updated, my dear friends, ginawa na pala silang 12-12 front and rear on both tires, my dear friends. Naka-tubeless po tayo with a proper design on the wheels, my dear friends. Disc brake po tayo sa harapan with a Nissan caliper. Leading drum brake naman po tayo sa likuran. Ang SRP niya po, 92,400 Philippine pesos, 7,115 pesos only. 6 months, 17,771. Ang kanyang 12 months, 9,710. Ang kanyang 18 months, 7,012. Ang kanyang 24 months, 5,617. 30 months, 4,694. 36 months, 4,294. And may rebate siya na 200 Philippine pesos kung magbabayad ka ng maaga or on time. So, a massive shout out to the manager in charge here in Ruby Grand Showroom. Napakabait, napaka-accommodating. And massive shoutout na rin sa nag-activate nitong motorcycle na to and sa mga nag-seat height na rin at tumulong sa akin na magawa tong video na to. So ayun, my dear friends, para kanino tong motorcycle na to? Of course, dun sa yung tipong gustong magmukhang elegant pero hindi naman kamahalan yung motorcycle. I think this is a luxurious brand, to be quite honest, and it's coming off from the Bergman 400 and masasabi mo talagang mukha siyang big bike. Isa sa ma-appreciate mo sa kanya is yung kanyang fuel economy. Pwedeng-pwede pang daily at saka pwedeng-pwedeng pang long ride. So ayan, my dear friends, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike right here. And if you have any violent reactions, go crazy. And if you wanna show some support, please give this video a thumbs up. Subscribe if you haven't already. And Exodus 1414 to everyone. Keep on praying, trust the process. And I'll see you next. Pakis, my dear friends.